Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! O kaya magdala po tayo ng tubig para hindi po tayo ma-heat stroke. Mahirap po. At kung wala naman tayong importanteng lakad sa mga oras na ito, ay tumigil muna tayo sa ating mga tahanan. O kaya bigla kayong likod yan sa mga malls na din, magpalamig-lamig. Today is Monday, Pecha 27 na po tayo ng buwang Marso. Ilang araw na naman po ay morning na naman. Dahil araw po ng sweldo, araw po ng pasahod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno o pribado man o saan man nagtatrabaho na mayroon sahod. Yung iba kasi sasahod ng mga 20,000, kami rito 2,000 lang po. Pero maigi na rin yan kaysa yung walang sahod o walang trabaho. Ang dami kaya na walang trabaho ngayon, di ba? Kahit magkano man ang sahod niyo, at least may trabaho kayo, may sahod kayo, at mahalin niyo yan. Dahil nandyan sa sahod na yan, kayo ay nabubuhay. Yeah. Sa Zamboanga City, binabati namin kayo ng magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? At sa Zamboanga Sibugay Province, mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Inaot nga nalanggya punta sa mayong panglawan, sa mayong pangunahunan, sa mayong pangisip. Nagkakaon na ba mo? Kinailan pag-abon sa alas 12 mukhaon kita kay di ganit ang mukhaon mag-abon sa alas 12 magabuang na day. Katawa sila di ako. Nga naman di ay huwag alas 12 dito kung mukhaon magabuang din na. Wala mong kayo pamahaw-pamahaw, wala kang merienda. Wala to na yung mga buto galas 12. Wala mong bas ganang galas 12. Mabuang tana. Kay wala mo yung sulod ang atong tiyan dong, mga inday. Mga bapa, mga babo. Mga tatay, mga nanay. Magandang hapon po. Mayong odo kaninyong tanan mga iksunan. And welcome sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Siyempre, dihapon sa Zamboanga del Norte. Ay, nago, kusog lang dihapon ang atong signal diha. Kumusta mo? Ha? Mga cinco family diha sa Zamboanga del Norte. Diha sa mga ganun triple SBB daw, kusog kayo ang atong signal diha. Labi na dyan dito sa Dipolog City. Zamboanga del Sur, mayong hapon. Sige lang tag mayong hapon diha. But anyway, mao naman atong mga greetings sa atong mga kaigsunan, sa atong mga kaparintihan. Ito mga puti man. Pula man ka diha. Kami mo ingon nga mayong hapon kaninyong tanan unsa may adtong nga gi-prepara og merienda. Ano man nagani tag paniud to no, prepara na pag merienda. Abi ni mo mga Pilipino bidaw, ah, ano mga Pilipino bidaw, sige lang pangaon, sige pangaon.
Bisag dili gutom, inggit man po dito sa uban eh. Mukhaon ko eh. Klami na lang ikaw, bisag busog ba na. Pero... kaon lang gihapon. Basta gana na ay restoran ng Pilipino. Ay naku, dato yun mo, dagang mo entrada kay lagi ang mga Pilipino. Walay undang sabagaon, muna magkanding. Ang kanding bisag walay gingo, walay gi kaon, sige nguya-nguya, di ba? Mauna. Pero sa ginalan na, oy, anong maibog man ta sa uban? Ikaw wala kay kwarta, di ay pagkaon, ikaw na kay kwarta lang, sige, muna kanding. Ako bitong korta. Nga ano mga kineng magbuot de ka. Abdel, magbuot de ka nga. O sige, magkaon dere. Bitaon no? Nga ano magbuot man ko. Magbuot de ka, mukhaon ko one eh. O niya, kauno na ako ang panit. Ilabay na ako ang unod. Magbuot de ka, mukhaon ko panit. Ay, nagkumagang sunan. Pagmata na mo diha, oy. At sa Basilan Province, magandang hapon diyan sa inyo. Lalong-lalong po sa Basilan Province, mga kaibigan. Talagang whole province of Basilan, loud and clear. Ang ating himpilan. At sabi po ng ating station manager, magkakaroon po tayo ng STL yung pagandahin ang ating quality ng ating sound. Para bang pag na-install yun mga kaibigan, malakas pa and then the crystal sound pa darating sa inyong mga radio. Plus pa yung mga nagagandahang mga boses dito ng ating mga announcer. Naku, talagang makalaglag. Brief. Siyempre, dyan sa Zulu, ay nago, ang lakas-lakas ng ating signal dyan sa Zulu. Masalam doon ka ni Kutantan, mga doon, mga dayang, mga kita ng mga wagduini. Binabati natin ang ating buting governor dyan, si Governor Toto Tan. Sir, salam doon kayo mo. Iman ang si mga kalulga ng Rendon Hayan, iman si mga rakyat ni Rendon Hayan, halupasog. Siyempre, maraming nagtitext sa atin mula sa Bungao, Dawi-Dawi. Malakas daw ang ating signal dyan sa Bungao, Dawi-Dawi. At sa lahat ng sulog ng Dawi-Dawi ay... abot nang ang lakas ng arrive natin diyan sa Tawi-Tawi, mga kaibigan. Ang lakas ng dating, ang lakas ng arrive ng RPND Triple X. 308 sa inyong talapitan, don't change the dial. Kumbaga sano ay imastik na dong, imastik na ang inyong dial liha din hilanjod sa D-Triple X RPN. Paano mga kaibigan, ang oras mo natin ay 11 sandali makalagpas ang alauna ng hapon. Ito po inyong lingkod na hindi nakatayo. Si Abdel Dinsa sa ngalan po ng ating anchorman si Alcindo nasa maimbong sulu pa rin ng ating idol. Kasama niya ang kanyang papang. At siguro pagbalik niyon, marami po siyang mga balita na maihatid sa atin. At pagpasensya na lang po ninyo na itong inyong kapiling sa mga oras nito si Abdel. Kahit papano ay magkakaintindihan din tayo. Sa dinood pa lang mga kaigsunan, sa una, expert kayo ko magbinisaya. Oy, kaya di ako kuna taos payaw. Marang ang payaw, gigugmay ko na ako na, pero murag mihawa ako dito kaya na-discarry lagi ko. Pero kanyaan doon ba ito mga kaigsunan, pero karoon murag maayo naman daw. Murag maayo na ang payaw. Yun silang sa Badanda, Sintonso, ipayaw ko lang napatay ni Jiki.
nasa sa atin yan. Kahit saan tayo, kung hindi tayo magtrabaho, hindi tayo mag-work, hindi tayo mag-sumikap, hindi tayo magsipag, talagang patay ni Jiki. Ay, bumili na po tayo ng Mindanao Examiner ng Regional Newspaper. May bagong issue po, lumabas na po ang issue ngayon ng Mindanao Examiner, ang Regional Examiner, ang Regional Newspaper, as it say. Sa kanilang banner headline, the MNLF renews commitment to peace. Ang Moro National Liberation Front has pledged strong support para sa kabayawan and development ng Sulu. And binago po nila ang kanilang commitment. Mayroon na po silang bagong commitment. At ngayon ay panibagong another commitment para sa kabayawan dyan sa Sulu, mga kapatid. And sumusuporta po sila sa kapayapaan and development ng Sulu Provincial Government at saka police and military authorities. At kahit po sabi na, nagpropose po sila ng isang regular quadripartite conference. Regular quadripartite conference. Nang sa ganun ay ma-promote po yung stability and kapayapaan sa lalawigan ng Zulu. Maganda po yan, mga kaibigan. Sa headline pa rin ng Mindanao Examiner, troops told to cross Abu Sayyaf, rescue hostages. Kaibigan, ito ang ating militar ay nag-order na po ng isang intensified campaign laban po sa mga Abu Sayyaf upang riskuhin ng mga dosena pang mga Asian sailors at upang maiwasan ang grupo ng mga jihadists. Grupo na po ng mga jihadists para magapaghasik ng lagim diyan at magapaglayag po sila sa karagatan ng Malaysia upang mangidnap. Sa headline pa rin ng Mindanao Examiner, mga kaibigan, Thailand giant agri group to invest 2 billion pesos in Philippines. Pamalaki po ito, mga kaibigan, ano? Ang pinakamalaking agricultural corporation diyan sa Thailand. Itong Charun Pokpan Group. Ganito ba yan? CP Group. Mag-invest po na nagkahalaga po ng 2 billion pesos dito sa ating perlas ng silanganan sa loob po yan ng 5 taon upang mag-produce po ng hindi ko nabanggitin, haram. Mag-produce po ng pork and chicken para sa local and export market. Ayon po kay Agriculture Secretary Manny Piñol. So headline pa rin ng Mindanao Examiner, mga kaibigan, security titan in Philippines west of south does military hands jihadist groups. Ating mga militar, mga kaibigan, ay hinigpitan po nila ang seguridad dito sa Southern Philippines kasunod po ng mga iba't ibang sagupaan ng
sa pamagitan po ng ating mga militar at itong mga jihadist groups dito sa magulong rehiyon ng bilang bahagi ng ating Mindanao. Sa pangalawang bahagi, page ng pahina ng Mindanao Examiner, DNR to put the Anti-Environmental Crime Task Force. Maganda po ito, mga kaibigan. Ito po yung resulta ng pagkahigpit-higpit na legacy po ng ating DNR Secretary na si Manay Gina Lopez. DNR to put up Anti-Environmental Crime Task Force. Kaibigan, kasali na po yung ating militar, mga pulis at mga piling-piling mga mamayan diyan sa rehiyon o diyan sa ating komunidad upang bantayan bantayan ang hindi lang ang illegal logging hindi lang ang illegal dahil logging ang pumutol ng mga kahoy That includes all environmental crimes katulad ng wildlife. Huwag po kayong manghuli ng mga monkey diyan. Nawawala na po yung mga monkey. Itong mga pagmimina at itong smuggling and other environmental crimes sabi pa ni Miraflor. Okay, mga kaibigan, sa page 2 pa rin ng ating Mindanao Examiner, ARMM holds Social Development Summit in Basilan. At sa page 3 po ng Mindanao Examiner, ay Rasael, itong kung gusto po ninyong bumili ng bahay sa mga kababayan po nating Kapampangan, bili ka ng bahay. Maganda po ito mga kaibigan diyan sa Villa Teresa Subdivision diyan sa Maracerin, Sambuanga City. Peaceful and clean high and peaceful and clean high end subdivision. Malaki po ito mga kaibigan, de ha, corner lot po ito. So, and 300 square meters corner lot, tiled floors, 4 bedrooms, 2 aircon units, isang master bedroom with aircon unit, tatlo pong comfort rooms, kitchen with built-in cabinets, dirty kitchen, garage, and mini garden. Ang lahat po yan mga kaibigan ay 3.8 million pesos only. For more information, the call broker 0995-5202, or I should say 0995-5202-3580. And kung gusto po rin nyo rin mag-apply, migrate or study in Australia, my hometown,
welder, bodybuilder for Australia. Bumili po kayo ng Mindanao Examiner para makita po ninyo ating mga binabanggit dito sa Mindanao Examiner. Bumili po kayo ng Mindanao Examiner. Mayroon po rito ang padalas na po. The Mindanao Examiner Regional Newspaper and Radio ng Mindanao, the Triple X Radio Philippines Network, Western Mindanao is looking for freelance advertising agents. Hefty commission short advertising agents. Call or text us now. Yan sa ating advertising department. Siyempre sa page 3 pa rin mga kaibigan, kung gusto nyo pong mag mga teachers, kung gusto nyo pong magtrabaho sa USA, at itong ano pa, teachers and medical technologists for USA ang pro-works. Itong spelling po ng works ay W-O-R-X. Yan. ProWorks in the USA is seeking certified teachers, teacher assistants, and certified medical technologists who meet criteria for exchange of public exchange visitor program or ABP on a J-1 visa. Our most needed positions are math, science, and special education certified teachers. But we accept applications for all subjects and grade levels and medical technologists with ASCP or AMT certification. Maganda po ito mga kaibigan. Ano, balikan natin yan mamaya-maya. Baka gusto nyo ang kayong mga teachers din. Of course, page... page 4 ng Mindanao Examiner. Narito po yung napakalaking litrato po ng ating buting Governor ng Sulu, si Governor Abdulrazak Ultoto Tan II, at ang kanyang mga mensahe. Ang page 5 naman ay ang laman po ng page 5 ng Mindanao Examiner, Security Titan, and I should say tapos na po yan, ano, ay continuation po yan. Thailand, I see 503 farmers complete halal production course. Pa, maganda po yan mga kaibigan. Ano po? Tapos na po yung kanilang seminar o pag-aaral pag susunog ng kilay tungkol po dito sa halal production. May mga 500 mga mag-uuma ang humana sa ilang kuruso. Sa ating pa rin Mindanao Examiner, page 7 mga kaibigan, tips. Here is how to use Android on your PC. Pagkatapos sa ating health tips, gusto kong pumayat. Ayan po ang payo ni Dr. Willie Ong. Kaya basahin po natin, basahin po ninyo mga kaibigan, at bumili po kayo ng Mindanao Examiner, at mamasa po ninyo, malalaman po natin kung paano po tayo pumayat. Of course, ang recipe, itong Seafood Bicol Express. Sa likod naman ng Mindanao Examiner, ang Cebu Examiner, Road Rage Suspect Defense Self. Isa po itong mayamang Filipino-Chinese man David Lim Jr. ang bumalil at nakasugat sa isang NARS during a traffic altercation here doon sa Cebu City mga kaibigan. And then sa Cebu Examiner pa rin, Infocast Program Loans in Cebu City.
So galing po natin, magbasa, bumili po tayo ng Mindanao Examiner, the regional newspaper. Tayo babalik paglabas ng mga ilang balita. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN, Radio Philippines Network, Radyo Ronda, Triple X Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bye na mga kaibigan, ang oras po natin ay alas 12:00. Philippine Standard Time. Mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palanuntunan ang Radio Mindanao. Abdel Lisa pa rin. Mga kaibigan, ang malamang Malacanang natuwa sa pangunguna ni Duterte sa early poll ng Time Most Influential People in the World. Wow! Malugod na tinatanggap ng Malacanang ang pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paunang resulta ng online poll ng Time Magazine para sa pagpili ng most influential people in the world ngayong taon. Pinaka-influential tao sa mundo, mga kaibigan, ang ating presidente. Nakuha kahapon ni mga kaibigan, nakuha ni Pangulong Duterte ang pinakamaraming boto at nalagpasan nito ang iba pang global figures tulad ni na Pope Francis, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, and B-Star Beyonce, at German Chancellor Angela Merkel. Sinabi po ni Chief Presidential Legal Counsel or CPLC Salvador Panelo sa panayam ng kababayan po natin ng RPN, pinapagitan nito ang magandang pagtanggap ng mga tao sa mundo sa kanyang liderato, particular sa paglaban ng illegal na droga. Ayon kay Panelo, nangahulugang positibo ang pagkilala ng mga bumoto sa Pangulong Duterte sa kabila ng ingay hinggil sa umano'y human rights violation. Plus pa yung mga ibang kababayan po natin, bang mga leader po natin ay kinukontra po ang gusto ng ating Pangulo upang lipulin ang lahat ng mga masasamang elemento, lalong-lalo na po ang droga. Naniwala po si Panelo na ang pagiging lamang ngayon ni Pangulong Duterte sa early poll ng Time Magazine ay dapat tingnan sa positibong anggulo at hindi dahil sa kanyang pagiging controversial. Nakatagdang matapos ang online poll sa April 16 kasamay ng Easter Sunday, abang inaansyo ng ang Time 100 list sa April 20. Ay, ano ba ito?
So maganda po mga kaibigan, ano po, ano ha? So pinagbunyi po at ang ating presidente at malugod po na tinanggap ng Malacañang ang pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte I should say sa paunang resulta ng online poll ng Time Magazine para po sa pagpili ng pinaka-impluensyang tao dito sa mundo ngayong taon na ito. Although marami pong bumubati ko sa kanya, pero ayon pa sa resulta mga kaibigan, marami pong bumoto sa kanya ang pinaka-impluensyal na tao sa mundo. Sabi po ng Time Magazine ay dapat tingnan sa positibong angulo at hindi dahil sa kanyang pagiging controversial. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng alas 2:35. Tulad na nabanggit natin kanina mga kaibigan, dahil tag-init ngayon mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa heat stroke. Mayroon na pong nasampulan doon sa bayan kong Manila. Isa pong pulis sa Maynila, patay sa heat stroke. Kailin po natin magdala ng water, mga kaibigan, water. Kung hindi natin naintindihan yung water dahil masyadong slang. Ay, hindi naman masyadong slang, masyadong hindi natin maintindihan dahil salitang British yun eh. Doon sa Malaysia, na iba yung salita nila doon. Yung water, water, ha? Yung box, box. Patay ang isang pulis na naka-assign sa Manila Police District or MPD matapos sumanong ma-heat stroke nitong weekend. Naisugod pa ito sa Manila Doctors Hospital, ngunit hindi na rin kinaya ng katawan nito ang epekto ng heat stroke. Ano ko mga kaibigan? Pinapayuhan po ng MPD ang kanilang mga tauhan na panatiling malunsog ang katawan at uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Ngunit sa abiso naman mga kaibigan ng Bagasa, nilinaw nilang hindi pa dineklara ang pagsisimula ng tag-init dahil may umiiral pang amihan sa Hilagang Luzon. Pero kahit ba naman mga kaibigan ay umulan, mamayat-mayat ay init na naman. So palagi po tayong minum ng maraming water. Nginom kitabi, heka. Ayan, heka bohe. Kaibigan, ang oras po natin ay 20 minutes more before alas 3 mga kaibigan. Ito pa rin ang ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Siyempre, si Abdul pa rin, tagapayaw.
daw ng pobre na akong yudang nadawhan. Ay siya nga pala, binabati natin si Mayor Mendoza dyan sa bayo. Mayor, nanabaga? Manawag mo sa mga Mayor, basig sunod nga adlaw. Bisita mo diha, umutawag mo diha kay lagi istorya-istorya sa istorya-istorya dyan sa aire. Unsa atong mga proyekto diha, unsa atong mga plano diha. Okay, kampante po si House Speaker Pantaleon Albanes na kaya ng mababang kapulungan ng Kongreso na ma-impluensyan o maamindihan ang local government code bago pa man sumabit ang buwan ng Oktobre. Ang 40% kasi ng mga barangay captain sa buong bansa ay sangkot sa pinagbabawal na gamot. Ang gusto po ng ating presidente ay huwag munang mag-eleksyon. Kung hindi, mag-appoint muna bilang OIC na isang barangay kapitan sa ating mga barangay. At sino po ang mag-appoint yan? Mayor ba? Ang simbahan ba? Ang mga local executive natin diyan? O si governor kaya? Si mayor kaya? Si ang pari kaya? Ang mga religious sector natin diyan? Sabi pa nga ng iba, ay naku, paano na yan? Baga naman yung ilalagay nila dyan yung, siyempre, ako mayor ako, halimbawa, ako mag-appoint ng isang barangay diyan bilang OIC, siyempre, pipiliin na doon, siyempre, tao ko, di ba? Now, ngunit mga kaibigan, nawawala yung demokrasya sa atin, kailangan ang magiging official ng ating diyan sa ating barangay ay halal. Binoto ng ating mga mamayan. Pero paano naman yung mga sangkot sa mga pinagbabawal na gamon? Sigurado sabi, anya, ay manalo ito dahil maraming money ito. At kung sakaling mag-appoint na lang ng OIC dyan sa barangay, paano naman yung mga matitino? Mga barangay kopi o barangay kapitan, mga barangay officials po natin. Unsaon na lang itong mga buutan, unsaon na lang itong mga nagtrabaho maayo. Unta kasuhan gyud, kasuhan gyud na ang itong mga sangkon sa illegal na droga para magkasuhan sila. Pawaon sila, alisan sila sa pwesto at maghanap tayo ng panibagong barangay sa halalan. Pinaagi po sa pagboto. Pagi sa proseso ng mga kaigsunan. Ginit po ni Alvarez na mas magagawa nila raw ito sakaling i-certify ang as urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang amyenda. Okay, sabi pa nga ay amyendahan muna ang constitution po natin. Na para yung plano po ng ating presidente na huwag muna mag-election, mag-appoint muna bilang OIC sa barangay, amyendahan muna ang ating constitution, mga kaibigan. So, pahayag ng leader ng Kamara kasunod sa plano ni Pangulong Duterte na muling ipagpaliban ng barangay elections sa darating na Oktobre at sa halip ay magtalaga na lamang ng mga OISs, mga barangay positions. Sinabi rin ng leader ng Kamara na kailangan din nilang kausapin ang Senado para mas mapabilis naman ang pagpasa sa panukala. Sa ngayon na niya ay nainatasan na niya ang kanyang staff na gumawa ng draft para sa gawing amyenda sa local government code.
Yan din ang kongresista ang kahalagahan na gagawing amyenda kung saan maaaring isama na umano ang usapin naman hinggil sa pagtalaga ng pangulo ng mga barangay officials. Gayunman, sinabi Alvarez na valid naman umano ang hangarin ni Pangulong Duterte hinggil sa plano nito. Sincere po ang ating presidente, no? Kasi alangan naman kung manalo ba yan yung mga sangkot sa mga pinagbabawal na gamot na walang katapusan. Ating kumpanya laban sa mga mamayan po natin na sangkot sa mga pinagbabawal na gamot. Sino ang ating ipapalit? Lago mga kaibigan, ha, dalagitan, nagbaril sa sarili matapos paggalitan. Ay nago. O, kayong mga magulang, huwag naman niyo pagalitan ng dalaga. Dalaga na yan eh. Kausapin ang dalagita, ang ating mga anakis. Huwag yung pagalitan. Huwag yung paluin. Ay, dalaga na yan eh. Diba? Ayun. Pinagalitan. Pinagalitan, nagbaril sarili matapos pagalitan. Balita naman natin mula sa Sulu, mga kaibigan. 4 patay, humigit kumulang sa 15 sugatan sa pagsabog ng granada sa Sulu. Ang suspect ay arestado. Buti naman, arestado po ang suspect. Paano mga kaibigan, ang oras po natin ay 15 sandali na lamang po bago sa bidang alas 3 ng hapon. Mainit pa rin sa labas mga kaibigan. Ano po? Abad po ang napaulat na nasawi habang nasa humigit kumulang 15 pa ang naitalang nasugatan sa nangyaring pagsabog ng granada sa may sitio Lambayong, Barangay Busbus sa bayan ng Holo, lalawigan ng Sulu. Ito po ang kinumpirma mismo ng RBN ni Joint Task Force Sulu Commander Colonel Cirilito Sobejana. Ayon sa kanya mga kaibigan, no? Ayon kay Colonel Sobejana na nangyari umano ang nasabing pagsabog dagong alas 7:10 ng gabi, particular malapit sa Karina Bakeshop and Grocery. Alam natin ito mga kaibigan, nakita natin ito, minsan bumabili tayo ng tinapay doon. Sa ngayon mga kaibigan, hindi pa natukoy ng opisyal ang mga pagkakilanlan ng 4 na nasawi at ng maraming mga sugatan sa nasabing insidente. So, joint pursuit operation po matapos ang malakas na bagsamog. May naresto na manoy silang suspect sa ngayon ay sa ilalim sa tactical interrogations sa impilan po ng Holo Municipal Police Station. Isang sandali na lamang po bago sasapit ang alas 3 ng hapon.
kaibigan ay mag-assign po ng mga tropa dyan sa Sibago Island. Alam po ninyo itong Sibago Island, mga kaibigan, ay palaging mayroong mga nagaganap dyan. Mayroong mga sea jogging na nagaganap dyan. Talagang may butas ba talaga? Ang kasiguruhan ng ating karagadan. Pero maganda po ang plano po, ang ginagawa ng ating Westman Cone na maglalagay sila dyan ng mga sundalo. Ay plano po sila na magpadala ng tropa dyan sa Sibago Island upang maiwasan ang mga pag-atake po ng mga pirata at iba pang mga criminal activities dyan sa lugar na yan. Sa ating Wismanicum Commander, si Major General Carlito Galmaz Jr. ay mayroon na po sila na pag-usapan sa mga Navy. Itong Naval Forces Western Mindanao o NAVFORWEM na to have a strong presence in the area. Maaaring magkaroon po sila ng redeployment ng kanilang puwersa para doon sa nabanggit na isla dyan sa Sibago Island. Ayun pa kay Galvez, isang press conference na pagkatapos po na yung pagrisko sa isang kidnap victim nung nakaraang Sabado. Ilang beses na ba ang mga barko po natin dyan na dumadaan ay parang hindi po secured po, mga kaibigan, ano po? Dahil walang nagbabantay dyan sa isla, walang nagpapatrolya dyan sa isla. So ang ginawa po ng ating mga, lalo-lalo po ang commander ng Westman Com, na magtalaga po sila ng sundalo dyan. At lalong-lalo na po itong Navy na laging magsagawa ng patrolya kung pwede lang sana araw at gabi. O kaya mayroong ikangang detachment dyan dyan sa dalampasigan ng Sibago Island. At kung may mga dumaraan po diyang mga barko, lagi nating tinitingnan. Lagi nating papatrolyahin ang lugar na yan. Baka naman kung palagi tayong pinapatrol ang lugar na yan, ay palagi tayo diyan, nakalimutan natin dun sa kabila naman. Doon naman sila ay maghasig ng lagim. Doon naman sila mahingidnap. Gagawa ng mga karumal-dumal ng mga gawain, ano po. Pero magandang hakbangin po yan. Nang sa ganun ay maiwasan po natin yung mga ikangang mga hindi magandang ginagawa ng mga kababayan po natin dyan na nagiging pirata. Nagiging pirata pagkatapos ay sa pilitahan po nilang kukunin ang nakasakay niyan sa barko na yan at dadalhin na naman sa ibang lugar at pagkatapos ipalukat in town, kaluoy po, no? Tulad po yan nung dalawang Malaysiano na nariskyo na ng mga tropa ng ating mga sundalo. Could just imagine, walong buwan po sila, mga kaibigan. At
buti na lang ay na-rescue po sila. Yan po ay sa tulong ng mga kababayan po natin na tumutulong sa ating militar. Tinuturo nila kung saan nagtatago, kung saan naglulungga itong mga masamang elemento. Dahil lang sabi nga nila, pagod na pagod kami at natatakot na rin kami. At nakakahiya na rin yung mga ginagawa ng mga kababayan po natin. Mabuti pang isuplong na lang natin sila sa authoridad. Well, mga kaibigan, medyo kinakapos na po tayo ng oras at maraming salamat sa inyo sa loob ng isang oras at nabigyan namin kayo ng mga informasyon, mga chismis, mga kwento-kwento. At babalik po ang inyong lingkod, maaaring ang ating idol na si Al Jacinto ay baka makapili natin bukas. Kung wala pa rin ay pagtsagaan na lang ninyo itong kasama ninyo. Medyo bulul-bulul pa ng konti ang Tagalog. Gikan mo ito sa Manila, Tulugadlo, Pagabudri, Nagkabalong, Mistoria, Huwag Binisaya. Tagaog na in town. So, sa ngalan po ng ating anchor man, si Al Jacinto. Of course, sa ngalan po ng Mindanao Examiner, itong regional newspaper. Of course, sa ngalan po ng ating manager na si Pili Bay. Of course, sa ating technical director sa hapong ito, si Raymond. Of course, dyan sa transmitter site. At sa mga kababayan po natin na nakikinig sa mga oras na ito, ito po ang inyong lingkod, si Abdel Lisa, na sabing maraming salamat and may God bless us all. We love you, goodbye and take care.